Hi Ma'am Sir, kumusta? Welcome sa aking channel. Ako si Sip Antilan. Maraming salamat sa lahat ng nanood at nag-subscribe. Ayan, so maraming salamat sa inyong lahat. Shoutout muna kay GR Solusa. So amping dia permiti amigo, kita rata diri sa Iligan. So salamat sa imong suporta. Ayun mga Ma'am Sir, so for this video, i-share ko sa inyo or ituturo ko sa inyo kung paano mag-dual monitor. Kung ano ba yung mga kailangan, di ba? So bago natin sisimulan, intro muna tayo. Hi Ma'am Sir, bakit nga ba tayo mag-dual monitor? So para sa akin, kung mag-i-edit ako ng mga videos or Photoshop, well, ano, while editing is nanood tayo ng mga videos, 'di ba? Para hindi boring yung pag-i-edit natin, 'di ba? So 'yun para sa akin. Hindi ko alam kung sa iba, 'di ba? Ano bang kailangan para mag-dual monitor? Dalawa yung monitor mo. So, meron akong monitor dito na 24 inches. So nabili ko to siya sa Lagang 3000, second hand. Ayan. So Gamdias yung brand. Hindi ko pa masyado yung kilala yung brand. So ito naman is Envision. Nabili ko to siya sa Lagang 2400. So bago pa lang yan nabili. Yung computer natin dapat supportado din yung dual monitor. Gamitan natin siya ng video card. So ito lang yung nakayanan ko. Galaxy G1530. HDMI at saka DVI yung port niya. Paano magamit yung DVI? Eh yung monitor mo is VGA at saka HDMI. So di rin pwede gamitin yung dalawang HDMI kasi may nakasaksak na sa ating video card para sa ating dito. So bumili ako ng ito. So DVI to VGA. So nabili ko to siya sa Shopee sa halagang 159. Mura lang, di ba? Sana magtagal. Ito yung solution ko para magamit natin yung isang monitor sa ating computer. Ito yung VGA cord. Siyempre, ito yung gagamitin natin para i-connect natin dito. Yung dalawang monitor ko kasi so walang DVI. Kaya, umili tayo ng adapter para magamit natin. Nabili ko siya sa halagang 120 yung VGA cord sa Advanced Tech Computer Parts and Services. Ayan, so dito makikita yan sa Iligan City. So maraming salamat din sa t-shirt na binigay. Ayan, pamasko. Ayan, binigyan ako ng t-shirt. So ako din ang nag-design ito. Maraming salamat, ginamit mo yung design ko. So yun yung mga kailangan para maka-dual monitor tayo. So ang next gagawin natin is isi-set up natin para makita ko sa inyo ha kung paano isi-set up yung dual monitor. Ayan, so... So, next ito Ma'am Sir, ito naman yung VGA cord. So nakabit na natin yung mga cord, DVI to VGA. Sinsya na sa mga wires, medyo ano, kalat. So on. Ayun. Envision as in Gambias. Turn na natin yung computer natin. Skip for now. Ayan. Tadang! So makikita yan natin Ma'am Sir, display setting. So dito siya magpa-pop up. So ito yung second monitor natin. So ito yung 1 at saka 2. So yung 1 is ginawa kong main display kasi pag nag-click tayo ng ano, ng kahit dyan, dito siya una lalabas. So ito yung sinasabi ko, once na nag-dual monitor tayo, in case na nag-i-edit tayo, open tayo ng Adobe Premiere. So, ayan. So, while nag-i-edit tayo, ilalagay natin siya dito yung isa. Tapos, load tayo ng YouTube.
Ayun. So, yun yung purpose. Well, nag-i-edit ka, pwede kang manood ng YouTube dyan. And so, yan yung mga purpose ng dual monitor. At saka, while gaming ka, mababasa mo yung mga, or nagla-livestream ka ng mga, while naglaro ka, tapos nag-livestream ka, makikita mo yung mga comment ng mga fans mo dyan. Ayun, ma'am sir, so, ganun lang kadali kung paano mag-dual monitor. So, kailangan lang natin is yung video card na suportado yung dual monitor, tapos yung siyempre monitor, tapos yung mga cord. Yan, kung mas mabuti may DVI yung or dalawang HDMI yung nasa video card mo, mas mabuti, di ba? Kasi hindi ka nabibili pa ng adapter. Sana may natutunan kayo for this video at sana nagustuhan niyo. Kung nagustuhan niyo man, please like, subscribe, hit the notification bell na rin para ayos tayo, di ba? Para sa sunod kong upload, ma-notify kayo. So marami pa tayong travel, vlog, at saka mga tutorial. So marami pa kong ituturo sa inyo, mga basic lang. Sana masuportahan nyo itong channel to. Once again, ako pa rin si Pantilan. Kita-kita ulit tayo sa sunod kong upload. Bye-bye!